Alright, nandito ako ngayon sa Binance at kung napapansin nyo dito ay nandito ako kay Shiba Inu against USDT. Ayan, at kung mapapansin nyo si Shiba Inu ay pumasok na ito sa CoinMarketCap. CoinMarketCap nasa number 20 na ang listings niya. Okay, so napakaganda na ni Shiba Inu. Balik tayo sa Binance. Pumasok siya sa Binance noong May 10. Kung napapansin niyo dito sa trade history ko, nag-trade ako nung isang araw ng BNB at the price of 600, which is ay ito yung dalawa na yun at ang total nito ay 687. At nung isinel ko siya at the price of 663 ay kumita naging 761 ito, which is ay ito na yun, 760 less transaction fee na yan. Ngayon, ma-minus natin. 687 minus 760, 73 times natin sa 47. 3,431 ang kinita ko sa trading dito sa Binance at yan ang ibibili natin, itong 3,000 pesos. Yan ang ibibili natin dito kay Shiba Inu. Stay tuned at tuturuan kita kung paano bumili ng Shiba Inu. Dahil sa kasalukuyan ay paangat pa lang ang presyo nito. Ito. Centavo, wala pa siya, hindi pa siya pumapasok sa centavo. Kaya it's the right time to buy. Meron tayong giveaway na 50 pesos prepaid load sa next video upload ko. Kaya mag-comment ka lang dito mismo sa video na ito ng kahit ano at kasama mong i-comment ang phone number mo, of course. Para kung ikaw ang mapili ni YouTube Comment Picker, ay may send sa iyo ang napanalunan mo. Okay, ngayon naman ay umpisa na natin ang pag-buy ng Shiba Inu token. Ilagay ko dito $70, how much would it be? 2,268,000. Masyadong malaki. Let's say 1,000 pesos, $20, 600. Gawin kong 1 million. $3 lang ang 1 million. Uy, 1 million. So, $30 ang 1 million. Try ko sa $50. 1.6 million. Okay, so itong ginagawa ko guys ay sugal ito. Ito rin yung ginawa ko doon sa BNB token ko. Noon, habang 1,000 pa lang ang price ng BNB token, bumili ako ng isang peraso. Nung 1,000 pa lang ang price ng BNB, bumili ako. Pero ngayon, ang BNB ay nasa 30,000, 32,000 na ito. So, ang laki ng tinubo ko, di ba? Ngayon, ito rin ang ginagawa ko ngayon. Sugal itong ginagawa ko. Ngayon, disclaimer lang tayo. Ang cryptocurrency ay very volatile. Pero ganun pa man, ay konting disclaimer lang tayo. Ang price ng isang crypto or cryptocurrency ay very volatile. Hindi natin alam kung kailan ito babagsak or kung kailan ito tataas ang price. Kaya pag-aralan nyo muna ang isang token, katulad nito kay Shiba Inu. Pag-aralan nyo siya at alamin nyo kung ano ang mga katangian niya. Kung ito ba ay aangat ang price, katulad doon sa BNB token ko, na umangat ang price after ko magbili ng 1 BNB at the price of 1,000 pesos, ay biglang bumulusok ang price nito pataas kaya kumita ko ng malaki. And as of the making of this video, ay nasa 32,000 pesos na ito per 1 token, per 1 BNB. Ito, 32,000 pesos na ang isang BNB. And as of now, pag-aralan nyo si Shiba Inu. Ito, si Shiba Inu ay ito yung nandito sa SHIB. Shiba Inu ang buong pangalan niya. Okay? Pag-aralan nyo siya, pumunta lang kayo dito sa CoinMarketCap. I-click nyo siya. At pagkatapos, tingnan nyo rito ang contract address niya dito sa Ethereum Network. So, Ethereum ang may hawak sa kanya. Alamin natin kung magkano ang pondo or total supply ni Shiba Inu token. So, meron siya 100, 1,000, million, billion, trillion. So, 1 quadrillion. Tama ba ako dun? Basta yun na yun. At ang
kasalukuyang holders na as of now ay 331,181. At ito yung mga transfers. 1 million transfers ng fund ang idiniposito niya ng mga holders dito. So, napakarami nang tumatanggili kay Shiba Inu. Okay? At dito naman, makikita natin ang official site niya. So, ito ang iba nakalagay dito, update ang nakalagay. Pero dito ay nakalagay na mismo ang official site ni Shiba Inu. Pag clinic natin yan, ay mapupunta tayo doon sa Shiba Token official site. So, ito siya. Ngayon, hindi ko na siya ipapaliwanag pang maigi. Basahin nyo na lang po. Magkakaroon ito ng Shiba Swap coming soon. So, maraming mga katangian si Shiba. You know, ayan, magkakaroon siya ng Shiba Swap. Kaya malaki ang potential nito na umangat pa at umangat ito. Kaya ako nag-invest dahil pinag-aralan ko rin ang platform na ito or ang token na ito. Kaya pag-aralan nyo rin bago kayo magbitaw ng amount dito kay Shiba. Okay? Kung sakaling ay okay naman sa'yo, then make the right decision. Balik tayo doon sa Binance. Kung sakaling gusto mong mag-invest, nasa sa inyo na po yun. Dahil ang video na to ay for informational purposes only. Pero be positive lang tayo. Huwag nating isipin na babagsak ang investment natin. Okay? Let's go. So, bibili ako ng isagad ko na. $70 na. So, 2.2 million ang bibilin ko. Ngayon, ang next na gagawin natin, market price na lang ang gagawin natin para automatic ay mag-trigger na siya. Total, mababa pa naman ito. Hindi na kailangan antayin pa na bumaba pa siya dahil centavo pa lang naman ang price nito as of the making of this video. Ngayon, pagkatapos niyan, ay i-click mo lang itong buy SHIB. Click lang natin yan at mag-trigger na kaagad ang order natin. So, ito na siya. Meron na tayong 2.3. Oh. So, tumaas siya. Kagaya ng pinakita kanina, tumaas siya. Mataas ang nakuha natin. Naging 2.3 dahil bumagsak na timing ng pag-fluctuate. Bumaba ang price. Kaya nakakuha tayo ng 2.370 million. Okay? Marami akong investment dito kay Shiba Inu. Kung pupunta natin dito sa gate.io, meron din akong nag-invest ako dito. Bumili rin ako ng 2.3 million. Ito yung unang bili ko. 2.3 million. Ngayon, itrenade ko siya. Isinail ko siya at the price of 3,000. Kumita lang ako ng konti sa trade na ito. Ngayon, inabangan ko siya na bumaba. Pero, hindi na. Kaya, ang nangyari, dahil tumuloy-tuloy na ang price ni Inu pagtaas, ay ibinili ko na lang ulit yung natirang amount o yung pinagbentahan ko. Ibinili ko na lang ulit kahit palugi na. Ang nangyari, ito na lang ang nabili ko dahil sobra, todo ang pagtaas niya. Ang 2.3 million ko ay naging 706,000 na lang. Pero ngayon, dito sa Binance, o nga pala dito sa gate.io, ang price ay nasa dollar. At dito naman sa Binance, ang price ay nasa peso. So ito, malapit na siyang pumalo sa peso. Kikita na tayo. Sana. Be positive lang lagi. Para sa akin guys, dahil pumasok na si Inu dito sa Binance, ay isang malaking oportunidad ito para sa akin ha. Kaya sinamantala ko na ang pagkakataon na to. O nga pala guys, dito sa investment type, lalo na dito sa pag-hold ng token, dito sa mga bagong cryptocurrency, ang nangyari kasi dito sa gate.io, kaya nalugi ako rito dahil hindi ako nag-observe ng risk management. Kumpiyansa ako. Too much confidence is dangerous. Ngayon ang nangyari, natalo ako. Okay? Bakit? Kasi dapat, ang gagawin mo dito guys, only 25% ang ititrade mo. Or let's say, since 2 million naman ito, itong amount na meron ako sa Shiba, pwede kong gawin kalahati. Ang kalahati niyan ay ititrade ko. At ang remaining na kalahati ay i-hold ko siya. Para kung sakaling tumaas man siya, na nabitin yung huling kalahati, ay meron ka pa rin natirang another half para ito ay mag-hold. Kapag tumaas ang price, ay steady ang magiging income niya. Okay? So, yun lang ang gagawin mo.
nasa sa'yo na yun, 25% or 50% ang ititrade mo. Pwede rin 25% lang para kung sakaling magtuloy-tuloy man pataas ay konti lang ang kalugian mo. Yan ang nangyari dito sa akin, dito sa gate.io. Kaya natalo ako dahil wala akong risk management na in-apply dito. Kaya ayun, natalo ako. Ang laki ng natalo ko. Natalo ako ng 1.5 million. Kaya yun lang ang may papayo ko sa inyo. Bilang isang trader, bilang isang investor. Online investor, online entrepreneur. Okay, so yun lang guys, ano, yun lang may papayo ko. I hope na nakatulong ang video na ito sa inyo. At kung sakaling nakatulong man sa inyo ito, ay mag-subscribe ka sa YouTube channel na ito. At i-on mo ang notification bell for more video updates about making money online. Katulad na lang ng trading at ang investment na ito, okay? At hindi ko na po habaan ang video na ito. Once again, ito po ang Brilliant Idea and thank you for watching.